Good morning sa inyo mga kabihero. This is our second day here sa Atok Benguet. And nagstay kami rito sa house ng aking pamangkin si Jasmine. Ito yung kanilang tahanan. No? Napakaganda. Yung kwarto napakaluwag. So kasya rito siguro mga 10 tao. Matutulog lang din sa lapag. Kaya lang napakalamig ng sahig. Lamig kasi ng panahon dito. Ayan si Casper, tsaka si Keegan. Hello, Casper. Say hello. Say hi, Keegan. Hi. Ay, nakikain siya. Let's have some breakfast. Breakfast. Ay, hindi tong ganda ko sa labas. Sa baba lang yung farm. Yung mga, ano ba yung gulay, no? Gulay na. Ah, harvest time. Ano ang kinakain nila? Utas. So, ito yung father niya, father ng asawa ni Jasmine na tumatakbong mayor dito sa Atok. Good morning, ma'am. So dito sa likod bahay nila itong mga kanilang mga tanim na patatas, radish, cabbage at kung ano-ano pang mga klase ng gulay. So yung harvesting time nila is next month pa. Let's go. Ito yung mga gamit nilang panghakot ng mga gulay. Kailangan ng malalaking sasakyan dito. Kailangan mga 4x4. Ito yung sasakyan na gagamitin natin ngayon. So, pupunta muna tayo dun sa Bugyas Vegetable Farm. Napakalawak na taniman ng mga gulay. Babati dagi o bing? Babati. I win ah? win arigat eh. Nakasama namin si Jasmine ngayon sa yung kanyang husband. Malaki ang service mo. Opo, opo. Ito po yung mother ni ano, asawa ni Jasmine. Sige, kanipay. Thank you ah. Bugyas Vegetable Farm. Barangay Katubo ito, no. Walang mga falls dito, ano? O ano, malayo. Diyan sa may ano to blind, pero pasok pa din. Oh. Nagdigusan yung ID di Ada River na, yung nagguway. Burayan ite kapag. Oo nga pala. Ah, naburayan. Siguro lamig din. Lamig. Ngayon ng nabalikong sa barangay na Tubleng ay ang sentro ng kultura at politika ng lugar bago ang kolonisasyon ng mga Espanyol. Ayon sa alamat, nakuha ng Bugyas ang pangalan nito mula sa salitang bugas o begas na nangangahulugang bigas. Ang isa pang bersyon ng pinagmulan nito ay isang pamayanan ng mga Igorot noong panahon bago ang Espanyol na tinatawag na Bugueyas na ginawang makabago at binabaybay bilang Bugyas ng mga otoridad ng Espanya. Thank you.
Paano sabihin yung ano? Yung pangalan? Amgalegay. Beautek. Ang hirap. Amgalegay. Ibaloy word. Place. Natubling vegetable terraces. Ito ay isang umuusbong na man-made attraction ng munisipyo ng Bugyas. Matatagpuan sa gitna ng barangay Natubling. Ito ay isang magandang tanawin na makikita mula sa isang mataas na lugar sa kahabaan ng Halsema Highway. Nagpapakita ito ng ilustrasyon ng katalinuhan ng paraan ng pagsasaka ng mga igorot sa kabundukan. View ng Loo at Bakulongan Vegetable Valley and Terraces. Ito ay isang umuusbong na man-made attraction ng munisipyo ng Bugyas. Ito ay nakamamanghang tanawin ng mga hardin ng gulay sa lambak ng Loo, Bakulongan Sur at North at Anlimay kasama ang mga balubundukin patungo sa Ifugao at ang dakilang Mount Pulag. Ang viewing site ay maaaring kahit saan sa kahabaan ng Halsema Highway sa loob ng Barangay Buyakawan at Bakulongan Norte. Ang lugar ay matatagpuan mga 90 kilometers ang layo mula sa Baguio City. Libingan ni Apo Anno. Ang 12th century burial site na kalaunan ay ginamit muli para sa muling paglilibing ni Apo Anno noong 1999 ay isa sa pinakamahalagang kultural na lugar sa Benguet. Ang libingan ay tahanan ng mami ng isa sa mga bayani ng Benguet na ang mga labi ay napanatili pa rin sa kasalukuyang panahon. Si Apo Anno, isang pinuno ng tribo sa lalawigan ng Benguet, ay isang apo ng isang mangangaso ng tribong Kankanae noong ika-12 siglo na nabuhay hanggang sa hinog na katandaan na 250 taong gulang. Ang Kankanae ay isang tribo ng Benguet ayon sa mga alamat. Si Apo Anno ay isang kalahating mortal na anak ng isang diyosa. Ang mummified na body ni Apo Anno ay isa na ngayong idinaklarang pambansang kayamanan ng Pilipinas at bahagi ng kasaysayan at kulturang Pilipino. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang katawan ay ginawang mami ng mga Kankanae at ang kanyang mummified na katawan ay nakasuot ng kanyang tribal chief attire bago siya inilagay sa isang kahoy na kabaong. Napakarami niyang tattoo sa katawan at ito ang tanda ng isang hunter at mandirigma. Siya ay natatakpan ng tuyong laman, kayumangging kulay, sa posisyong nakaupo na ang mga braso ay nakataas sa kanyang mukha na parang isang lalaking nagdarasal sa langit. Siya ay inilibing sa loob ng kanyang libingan sa kuweba sa ilalim ng mabatong gilid ng bundok sa Nabalikong Benguet. Ang kalapit na probinsya ng Benguet, ang Mountain Province, ay puno rin ng malalagong mga sakahan ng gulay at prutas. Sa pagtaas ng elevation sa taas na 4,100 feet above sea level, ang bulubunduking bahaging ito ng Cordillera ay perfecto para sa pagtatanim at pag-aani ng sariwang gulay. Sa bayan ng Bauco, maaring bumisita sa mga sunod-sunod na sakahan. Mula sa mga sakahan ng patatas hanggang sa mga sakahan ng lettuce, cabbage, carrots, radish, cauliflower, broccoli, strawberry at iba pang mga upland vegetables. Ito rin ay isang perpektong lugar upang matuto ng higit patungkol sa agrikultura mula mismo sa mga lokal na magsasaka. Dahil sila ay napakabait at matulungin sa pagsagot sa lahat ng iyong mga katanungan tungkol sa kanilang sariling mga diskarte sa pagsasaka. Dagdag pa, maaari kang bumili ng ilang kilo ng bagong anis na mga paminda sa sakahan mula sa kanila pagkatapos ng pamamasyal sa farm. So, nandito tayo ngayon sa Bauco.
Mountain Province, dito sa napakalawak na vegetable farm. Welcome, Madalipe Beauty. Ay, grabe ang ganda. Doon tayo galing. Doon ba? Cervantes, Ilocos. Ah, yan nga. Yes. Oo, oh, yan. Pasquirino, Ilocos Sur. Doon. Ilocos na doon. Ilocos dito, banda dito. Oo. Pwede bang mag ano? Yung tawag din zipline. 7,500 feet above sea level. Dinala ako ng aking paglalakbay sa bulubunduking rehiyon ng Cordillera sa isang malawak na parang ng mga bulaklak sa tuktok ng isa sa mga pinakamataas na taluktok. Ito ay ang tinatawag na Heights Place, isa sa ilang bukas na mga bukirin ng bulaklak sa Atok Benguet. Para sa maraming mga lokal, tinawag nila itong Sakura Park dahil ito ang tanging lugar sa bansa na may mga Japanese cherry blossom na namumulaklak sa panahon ng spring. Ang sakura ay isa sa mga pangunahing selling point nito. Ang kakaibang katangian nito na bukod sa iba pang mga flower farm sa Atok. Gayunpaman, hindi lamang ang mga cherry blossom ang mga bituin sa napakalaking hardin na ito. Ang mga patlang ng mga bulaklak ay nagpapatuloy na may magagandang backdrop ng maliliit na terrace at malinaw na asul na kalangitan. Dinala ako sa mahiwagang lugar na ito. Isang lugar na hindi ko inaasahang makikita saan man sa Pilipinas. Kaya naman, habang naglalakad sa tabi ng mga bulaklak ay tinanong ko ang aking sarili, nasaan ba ako? Nakatutuwang malaman na ang Heights Place ay may mayamang kasaysayan sa likod nito. Bagamat isa itong sakahan, na ngayon ay may kasamang cafe, inn at mga eskinita ng mga vendor na nagbebenta ng lokal na ani, ang pagsimula nito ay natuntun pabalik sa kolonisasyon ng mga Amerikano. Ang bukid ay pinangalan sa nagtatag nito, si Ginoong Height, isang sundalong Amerikano na dumanas ng sakit sa paghinga at inireseta ng mga doktor upang maghanap ng mas magandang kapaligiran sa pamumuhay. Kaya't iniwan ni Ginoong Height ang kanyang posisyon sa serbisyo. Tagpuan ang kanyang bagong tahanan sa Paway, Atok Benguet. At kalaunan ay nagpakasal sa isang lokal. Ang kanyang mga apo ay patuloy na namamahala sa bukid hanggang sa ngayon. Ang hardin ay kilala rin sa pagkakaroon ng pinakaunang Japanese cherry blossoms na namumulaklak sa Pilipinas. Tinanim ito wala pang isang dekadang nakalipas. Ang mga puno ay lumaki ng mas maliit na sukat kaysa sa karaniwan. Sa aking pagbisita, isang puno lamang ang ganap na namumulaklak dahil sa kamakailang pagulan at storm surge na hindi karaniwan naman para sa buwan ng Abril dito sa Pilipinas, na naging sanhi ng paghulog ng mga bulaklak nito sa lupa. Gayunman, ito ay isang kasiyahan upang makahanap ng isa at makita ang isang sulyap ng mga bulaklak nito sa isang lokal na lupain. Ang paggugol ng oras sa Heights Place ay napakasaya. Nagustuhan ko ang kalawakan ng tanawin, ang nasa ilalim ng maliwanag na araw at pakiramdam ng malamig na simoy ng hangin sa umaga habang nasa ibabaw ng bundok. Ang karanasan ay kaakit-akit. Ito ay talagang isang nakatagong hiyas sa Cordillera na dapat balik-balikan. Kung ikukumpara sa mas napublikong flower farm sa Atok, ang Northern Blossom Flower Farm, nakita ko ang karanasan sa Heights Place na mas malaya at mas kaaya-aya. Talagang gusto ko ang
masa ng mga bulaklak na namumukadkad at nakamamanghang bulubunduking tanawin sa Northern Blossom. Gayunman, dahil sa makitid, linyan na daanan ng tao na puno ng mga pulutong ng mga turista, mararamdaman ng isa ang pressure na huwag manatili sa isang lugar para padaanin ng iba. Dito man lang, bukas ito para sa lahat na maglaan ng kanilang oras. Inirerecommend ako ang pagbisita sa dalawa dahil nag-aalok sila ng iba't ibang tanawin at karanasan sa pagpapahalaga sa mga makukulay na bulaklak na iniaalok ng munisipalidad ng Atok. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na kaakit-akit na bayan na ito sa isa sa mga pinakamataas na punto sa lalawigan ng Benguet ay hindi pa tunay na nakikilala sa mapa. I'll be here.